Hello Realers! Sa video po natin ngayon ay i-update ko kayo sa bago kong mga nalalaman na bawal dito sa Facebook. Kahapon ko pa lang po ito nalaman and gusto kong i-share po sa inyo ito for awareness at para hindi po mangyari sa inyo ang nangyari sa ibang content creator na na-restrict ang kanilang mga account at na-demonetize po sila for 90 days. Kaya kung gusto nyo pong malaman, tapusin nyo po ang video na ito. Sobrang sakit po kapag kayo ay na-demonetize, masasayang po ang inyong pinaghirapan, ang effort nyo sa pag-upload ng mga videos, pagpo-post sa Facebook, kung kayo po ay may violation. Kaya panoorin nyo po ang video na ito for awareness, para hindi po kayo mapalo ni Meta. Alam niyo po ba na bawal po ang paggamit ng word na ito, yung nakikita po ninyo, sa mga post po ninyo at sa mga comment? Yes po, bawal po yung word na yan na STAR. Napaka-sensitive po ng AI ni Meta, kaya wag niyo pong gamitin yan, ang word na yan. Pasok po yan sa engagement bait. So, wag nyo pong gamitin ang word na yan. May isa po tayong kapwa content creator na na-demonetize, na-restrict po ang kanyang account dahil gumamit po siya ng word na yan sa pag-comment niya sa isang post. Kaya, every time po na mag-post kayo, is careful po kayo sa mga ginagamit nyo na words sa inyong mga post at sa inyong mga comment. Mag-ingat po kayo sa mga pinupost po ninyo, sa mga comments po ninyo. Dahil sensitive po ang AI ni Meta. Once ma-detect yan, ay magkaka-violation po kayo. Isa din po sa iwasan po ninyo ay ang paglagay ng maraming hashtag po sa mga description sa inyong mga post or sa comment section nyo po. Dahil magmumukhang spam yan, once pag na-detect yan, ay baka magka-violation po kayo. So, iklian nyo lang po ang mga hashtag na nilalagay po ninyo sa description po ninyo sa inyong mga post and sa comment section. Yung mga hashtag po na relevant sa inyong mga post or sa inyong mga video, yung related po sa inyong mga videos. Yun lang po ang i-hashtag po ninyo. Huwag taasin ang hashtag para hindi magmumukhang spam. Isa din po sa iwasan nyo is yung paggamit ng mga title na overpromising. Iklian nyo lang po ang title nyo and kailangan relevant pa din sa mga post po ninyo or sa mga videos na ina-upload po ninyo. Huwag nyo din pong i-capitalize ang inyong title sa inyong mga videos. Dahil intense siya tignan, pag nadetect yan ni AI, baka ma-restrict ang account po ninyo. At ito guys, ito ang pinakamatindi guys. Kahapon ko lang ito nalaman. May isang kapwa content creator po tayo na na-demonetize for 90 days dahil lang sa pag-comment niya ng sticker sa isang post. Grabe, sticker lang guys, no? At na-demonetize po siya. Na-restrict po ang kanyang account. Kaya kayo guys, careful kayo sa mga pinupost nyo, sa mga kinocomment nyo. Huwag kayong gumamit ng mga sticker kahit ino-offer pa yan ni Facebook. Dahil baka magka-violation po kayo. Kagaya na nangyari sa kapwa content creator natin na nag-comment lang siya ng sticker tapos na-demonetize na ang kanyang account, ang kanyang page. Kaya kayo guys, pag-ingatan nyo talaga ang mga page nyo para hindi po masayang ang pinaghirapan po ninyo, ang effort po ninyo sa pag-upload, sa pagpo-post ng mga content nyo po. Once ma-demonetize po tayo, napakasakit pong mapalo ni Meta, kaya pag-ingatan nyo po na ang inyong mga account, ang inyong mga page.
careful po kayo sa bawat pinupost po ninyo, sa mga words na gagamitin po ninyo, sa mga kinocomment po ninyo, para hindi po kayo magka-violation. Sana po ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Kung nakatulong po sa inyo, follow me and share. Always remember, think before you post.